Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban nati hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buhay ng tao dito sa lupa ay isang pakikipagtunggali, isang struggle. Para sa marami, ang struggle ay para lang mabuhay dahil sa hirap ng buhay. Para naman sa iba, ang pakikipagtunggali ay paano umangat sa buhay, makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, umasenso sa trabaho at sa business. Pero may isa pang struggle na involved tayong lahat, ang ating pakikipagtunggali laban sa kasamaan. Ang kalaban natin sa labanang ito ay hindi lang mga fuerza sa mundo, kundi mga fuerza at lakas na espiritual. Hindi lang ito makamundo. Ang demonyo na kalaban natin dito, ang demonyo ay gumagamit din ng maraming tao, pangyayari, pera, kaaliwan, technology, upang tayo ay masilo. Kaya maging maingat at matatag tayo sa labanang ito. Ano ang sandata natin sa ganitong labanan? Ginamit ni San Pablo ang mga armor na ginagamit noon ng mga soldado upang bilang larawan ng ating mga armor o baluti. Yun ay ang katotohanan, pagkamatuwid, pangangaral ng magandang balita, pananalig kay Kristo,
kaligtasan, salita ng Diyos. Ang ibang armor ay bilang panangga, tudnan ng pananalig kay Kristo na inilarawan na shield o kalasag. Ang iba naman ay panlaban, tulad ng salita ng Diyos na inilarawan na tabak o espada. Mayroon tayong defensive and offensive armors. Ang lahat ng ito at sa pagkikipaglabanan natin, gamitin natin ang panalangin. Kaya sinabi ni Pablo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Humihingi din si Pablo ng panalangin para sa kanya na kahit na siya ay nasa bilangguan, magkaroon pa rin siya ng tapang na ipahayag ang magandang balita. Hindi safety niya ang kanyang pinagkakaabalahan, kundi ang kanyang katapatan sa kanyang misyon. Nung tanungin ang ambassador ng Ukraine sa United Nations kung ano ang kahilingan nila nung sila ay sinasalakay ng Russia, sinabi niya na may tatlo silang kahilingan. At ito ay weapons, weapons, weapons. Kailangan nila lang sandata sa labanan. Mayroon silang tauhan. Mayroon silang tapang. Kailangan nila ng sandata. Sa ating pakikipagtunggali sa kasamaan sa buhay natin, ipinakita sa atin ni San Pablo ano ang mga kailangan natin. Katotohanan, pananalig sa Diyos, pangangaral ng mabuting balita at ng salita ng Diyos, at matuwid na pamumuhay. Gamitin natin ang mga sandatang ito. Pero tayo ba ay may kahandaang lumaban at may tapang na lumaban? Baka nagpapadala na lang tayo sa kaaway. Baka tayo ay mahina na kasi walang disiplina sa sarili, walang pagmamahal sa Diyos, o walang pagnanais na manalo sa labanan. Kaya kailangan nating manalangin. Sa harden ng Getsemani, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na natutulog, gumising kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Hindi sila nagdasal, kaya pagdating ng mga dadakip kay Jesus, sila ay natakot at nagsialisan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.